Pag may nakita kang parang singaw sa ari mo o ari ng partner mo, huwag na huwag kang makikipagtalik. Dahil ito ay isang uri ng STD na tinatawag na syphilis. Ang bakterya na nagbibigay sanhi nito ay Treponema pallidum. O diba, parang social siya pag sinasabi ko, pero nakakatakot siya. Ganyan yung itsura niya, kaya kaya niyang i-drill yung sarili niya sa balat ng ari, kaya nagkakaroon ng mababaw na butas na nagmumukhang singaw. Pero hindi siya masakit. Maaari rin makita ito sa vagina, balls, at butas ng puwet. At sobrang dalang lang, pero pwede sa bibig o labi. Para siyang singaw, pero hindi siya masakit. Kaya pag may kasama ka at may singaw siya sa bibig at sinabi niyang, hindi naman siya masakit. Dun, dun, dun. Char. Pag meron ka nito, huwag kung ano-ano ang pinapayad mo sa ari mo, huwag kang mag-self-medicate, magpa-check up agad dahil may natatanging gamot para dito. Pag hinayaan mo yan, pwedeng mag-level up yung syphilis mo. Yes, may iba't ibang levels ang syphilis. May primary syphilis, secondary syphilis, at tertiary syphilis. Baka may magtanong, paano pag may nakita akong parang singaw sa ari ng partner ko pero masakit daw, pwede kami makipagtalik? Syempre, hindi pa rin. Huwag ka pa rin makipagtalik dahil baka ibang STD naman yun pag masakit. Paano nga ba natin itong maiiwasan? Ang best way talaga para iwasan ang kahit anong STD ay huwag kang makipagtalik. Lalo na kung hindi mo talaga kilala ang katalik mo, hindi mo alam ang sexual history niya, at hindi ka sigurado kung ikaw nga lang ba talaga ang katalik niya. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.